Naon! Okay, naon tayo. Ano na? Okay, go. Yes. I'm Charlene Binto. Age is 41. Ano pa ba? Occupation as sales admin. Ano po? And sales administrator. Sales, okay. Yes. And location, UAE. Wow! Sumato tayo! Ayos! Okay. Ilang years ka na po dyan? I've been working here for 14 years. Wow! 14 years? 14 years? Tagal na. May pamilya na po ba kayo dyan, Ms. Trill? Oo. Yes, my husband is here with me. Pero, ibang lahi kasi. Oh, wow. Oh, this is interesting, no? Wow. Ano bang kwento? Ano ba nang... Paano ba nagsimula ito? Dami kong gusto ito, no? Mr. Sir, ako naman nangutal ngayon. Paano ba nagsimula itong journey niyo papunta sa UAE? Actually, dati akong nagtatrabaho sa Bureau of Mines sa Baguio dati. Pero kasi contractual lang, di ba? So, minabuti kong ano... Try lang. Una, inisip ko, Japan. Oh. Japan dati. Sagot sa kahirapan, di ba? Oo. So, okay, go ahead. Pagkatapos, inisip ko na naman, oh, wala nang iba. Ayoko kasi magtrabaho sa Pilipinas kasi syempre, ang dami nung ano, tapos maliliit lang yung sahod. Inisip ko, pag nasa labas ako, okay, siguro yung sahod, mga ganun lang. At least, maka-experience man lang ng lumabas ng bansa. Yun lang yung ano ko dati. Ano talaga akong ano na mag-work ako doon. Yung parang ano lang ba? Experience lang. Experience, oo. So, ayun. Nag-try ako here. Nagsimula ako as cleaner. Cleaner as in, yung sahod mo is 500 dirhams lang. Tapos... Ano equivalent po nun sa Philippine peso before? Kasi malaki yung ano eh. That malaki yung palitan. So, aabot siya ng mga 25 to 30 ata. Dati pa yun. Oh. Opo, oo. So, ngayon, hanggang sa napromote, hanggang sa lumipat ng company, nawili na. So, nagstay na ako dito hanggat nakapag-asawa. Oh. So, ano, ibang story naman. Kasi ibang mga OFWs na narinig natin, tsaka yung ibang mga kwento. May pamilya sa Pilipinas, pupunta na ibang bansa para magtrabaho doon. Tapos, dadalhin yung pondo para sa mga pamilya. Pero dyan, dyan mo nakita yung forever ninyo. Ay! Sana all! Kamusta naman ang... Ano ba, parang soul-searching na OFW before, now permanent na kayo nakatira dyan sa UAE? Actually, dito wala namang ano eh. Yung parang visa lang din. Hindi kagaya ng ibang bansa na pwede kang mag-apply as resident. Citizen, no? Citizen, oo. Pero dito resident lang talaga. Wala pa silang ano na sa ganong stage. Pero at least, di ba, na-maintain mo naman. So it's okay. Oh, how's life there in UAE? Oo, 14 years? 14 years? Una, mahirap. Oo, mahirap talaga kasi lahat ng ano mo. Pero kahit na nagsusuporta ka sa Pilipinas, syempre yung sarili mo at saka yung gastusin mo dito, ano, yun din yung iniisip mo. So lahat ng sahod mo, dun na rin parang iikot-ikot lang. So maghanap ka ng part-time. Kailangan mo talagang suportahan kasi syempre maliit lang. Tapos yung gagastusin mo, bahay pa. Tapos hindi pa libre yung bahay natin. So kailangan mo talagang maghanap ng extra na work. Which is hindi sana dito. Dati hindi ina-allowed na may dalawa kang work. Huhulihin ka talaga dati. Oo, nakakatawa nga dati yung experience namin na... tatrabaho kami as caterer, yung mag-serve ng mga coffee sa wedding at saka iba pa. Pero at least, di ba, yung experience mo, hindi mo mapapantayan sa mga, sa nangyayari, sa ano. So, enjoy lang yung pagiging OFW. Tsaka, yung mga problema kasi, pag iniisip mo, talagang malayo ka sa pamilya mo, wala kang
wala kang someone to lean on to, so kailangan mo rin isipin mo sa sarili mo. So instead of magpoproblemahin mo, mag-iisip ka na lang ng alternate na ano para mawala yun, di ba? Like ano po? Ano kailangan, po ba yung ginagawa niya? Sa digan. Kayo po. Oo. Eh sa akin kasi dati magproblema ka, okay sige. Kunyari yung mga yung pamilya or one of the your family member nagkakasakit. Syempre you will not be there to help to be with them. Hanggang dati wala pa talagang ganito, wala pang ang dati telephone lang talaga, phone calls, sulat, mga pictures, which is mahirap, 'di ba? Kasi sa bosses, okay sige, pwede silang magsinungaling sa iyo, hindi sila okay, okay sila. Pero yun pala, hindi sila okay. Yun yung ano, tapos ang ginagawa ko na lang is part-time ako, pumupunta ako sa naghanap ako naman sa mga friends ko na, uy, may part-time ba kayo dyan? Pasamahin niyo naman ako. Tapos sasabihin lang, oh no, may problema ka na naman kasi hindi ka maghahanap ng part-time, hindi wala kang problema. Sabi ko, bakit? Kung may problema ba, tsaka lang magpa-part-time, hindi ba pwedeng kailangan din ng pera? Wow. Siyempre, ito, different aspect naman to kasi tama naman, no? Kailangan mong maghanap rin para sa sarili mo, para ma-enjoy mo rin, diba? And yung iba, it's a showcase of love para ibigay nila yung fun sila, buong-buo yung iba sa pamilya, pero pag-ibig rin naman, showcase of love din naman kapag minahal mo rin at nag-invest ka sa sarili mo. Sarili. Yes, ang ganda nun. Diba? Kasi, syempre, yung family mo is there to support you. Yung nanay ko, hindi naman siya nahihingi sa akin, pero obligasyon mo sa nanay mo yun. Kasi, syempre, sila yung nagpapalaki sa'yo. Sila yung nandyan para sa'yo parati. So, it doesn't mean hindi siya nahihingi sa akin. Hindi rin ako mag-aalat sa kanila kung ano man yung love ko, time para sa kanila. So, every time talaga, una talaga sa isip ko is yung family ko din. It's not about monetary aspect, pero nandun rin yung emotional, tsaka yung kahit na malayo ka physically, kailangan paparamdam mo sa kanila na nandun ka. Anytime. Aww. Ay. Ganun. Sarap. Ang sarap parinig yung mga katagang ganun. Mula sa mga kapamilya natin na nasa ibang bansa na ipinaparamdam na kahit malayo tayo, andito pa rin kami para sa inyo. Amen! At ate, baka may gusto po kayong... Ano? Mm-mm. Yun yung hindi, okay lang po. Main point mo sa pag-alis, diba, is for the family. So regardless of wherever you are, kailangan mong iparating sa kanila na you'll always be there to support them, not only monetary, but also feelings, emotional, dapat yun. Kasi lalo na yung nanay natin, di ba? Nanay natin masyadong emotional. Oh, ano bang kinakain mo dyan? Kumakain ka ba ng tama? Oo, oo, totoo. Ano bang niluluto mo dyan? Ano sa dinner naman ba? Huwag ka po itlog. Eh, kasi syempre dito, yung mga dilata, tsaka ano, oh, yun lang, di ba? So, at least. Sorry. Bago sa'yo po batiin yung pamilya nyo, ma'am, dito sa Pilipinas. Ay, nanay ko. Sorry. Hello. Nga dyan! Hello! Hello po. Hello! Hello. Ayan. Well, Ate Churl, maraming salamat po. Thank you, Ate Churl. Sa pagtawag dito. And of course, we appreciate all the efforts of syempre, lahat ng mga OWs po natin dito. Alright? Maraming salamat po for calling us right now. Thank you po. Ingat kayo dyan. Yun. Well, I think that's about it, no, May, for this episode of